Marami pong salamat sa katotohanan ng aming inawit. There's no one like you in this earth. Wala kaming matatagpo ang katulad mo na iibig sa amin, tatanggap sa amin, mamahalin kami at babaguhin kami out of love, not out of demand, not out of command, but out of love. What a wonderful love. What a wonderful Lord we have. Salamat po, O Diyos. Salamat po. This afternoon, O God, mapuri po kayo. Makilala namin kayo lalo. Mamahal namin kayo lalo. Kasi ipaparamdam mo uli sa amin kung gaano mo kami kamahal. Ngayong hapon, O Diyos, babaguhin mo uli kami. Babaguhin mo yung pananaw namin. Babaguhin mo yung mga pinaglalaban namin para sa sarili namin, para maipaglaban yung para sa ikaluluwalhati ng pangalan mo. Lord God, samahan mo kami. Holy Spirit, let us all be filled by your presence. In Jesus' name, amen, and amen, and amen. Sige po, makakaupo na po tayo. So siguro, para sa mga ushers natin, for one whole month, ay mula ngayon, medyo late tayo. Para doon sa mga new friends ko, ibig sabihin kung ngayon ka lang, nangangarap po ang buong samahan ng Quest na magkaroon tayo ng malaking-malaking LED. Sabi ko nga nung last week, ano kaya magkaroon tayo ng LED yung haba mula dun sa letter A ng Almighty hanggang dito. Pero right now, ang pinaka-iniisip ng buong ng leadership ay dalawang malalaki lang. So sabi ko, kung pinagpapala ang marami sa history makers at gusto mong pagpalain pa, gusto kong maging party tayo nung bibili na LED. Ngayon, para sa ushers, ushers, please makinig kayo sa akin. For one whole month, hindi ko alam up to, this is the last, ang alam ko, narinig ko sa meeting nila na hindi ko, wala ako doon, ay up to today lang. Okay? Up to today. Kaya lang na-late tayo. So, kung gusto nyo pa maging party buong October? Maybe talaga? October, ay ilalagay natin itong nasa gitna na to, tapos ganito gagawin kay ni Angela, kukunin mo to, ikaw magbibilang with someone with you, paparisibuhan natin. And then, we will report by the end of October kung magkano ang nabigay ng history makers para sa LED. Para pag dumating na yung LED, sasabihin mo, akin ang 10,000 dyan. Diba? Ako yon, di ba? Hindi man nakita ng lahat, pero ako nagbigay ng 10,000. Well, what, nangangarap ka ba? What kung sa atin manggagaling ang 120,000? History makers lang. Di mo ma-imagine, no? Wala ako, 20 pesos lang yung baong ko. Well, hindi mo yan talaga kaya, pero ano kaya kung tignan mo yan sa pamamagitan ng pananampalataya mo? Lord, what if mag-pray ako na ako makakabigay ng 20,000? Yan, bahala kayo dyan. Usapan nyo ng Lord yan. Kasi baka mamaya, pag binigyan ka ng 20,000, matem ka, Lord, laki naman masyado. Pwede ba, 1,000 na lang sa'yo, yung 19,000 sa akin. Kaya minsan hindi maibigay eh, no? Kaya mo ba, pag binigyan ka ng instant 20,000, kaya mo ba yung ipagparaya? Di ba? Kami hinamon ng Panginoon at tunay na, grabe. Grabe yung panghahamon, sweldo namin. Yun lang naman ang kaya naming itayain. Huwag kayong mag-alala mga anak, papakainin pa rin namin kayo. Yes, sweldo namin ang pinhinamon sa amin ng Lord at sumunod kami by faith. No? Wala kaming kasinyaman ng iba, pero mayaman kami sa aming Panginoon. Yun ang aming pananampalataya. Okay ba? Sige, ngayon, kaya gusto ko yung ibigay sa inyo eh. Kaya gusto ko kayo makadamay dyan sa pag-ano na yan, sa pagpapala ng Lord na yan. Kasi, pag pinagpala ako, hindi. Hello? Hi? Ang pangalan mo? Ay, yan. Paano mas maganda yata yan? Kasi hindi pa ako magsasalita eh. Bago ako magsalita, meron pang ibang magsasalita.
Ngayong hapon na ito, because this is the last day, no, culmination ng ating series, makakarinig tayo ng isang tetestigo. Gusto niyo ba yan? Kasi merong magja-judge, hindi lang. Isang magte-testify or magpapatotoo kung ano ang nagawa, ginawa ng Panginoon sa kanya dito sa buong series ng Almighty. Okay, sige. Good afternoon po sa atin lahat. Sa mga hindi pa po nakakilala sa akin, ako nga po pala si Angel. Ten years old ako nang iniwan ako ni Mama until now. I'm 17 years old na ngayon, but di niya pa din ako binabalikan. Dahil doon, nagalit ako kay Mama kasi tuluyan niya na ako pinabayaan. Mas lalo pang nadagdagan yung tanim na galit ko sa kanya noong nalaman ko may ibang mahal na si Mama. I remember nung dinalaw namin si Papa sa kulungan nung nagbakasyon si Mama saglit dito. Finally, magkikita-kita din kami nila Papa. Sobrang kinikilig ako noon kasi akala ko okay na lahat. Hindi pala, mali ako na akala. Doon ko pala makikita si Papa for the first time naiiyak dahil kay Mama. I feel that time na wala na talaga, wasak na wasak na, wala na, finish na. Dahil doon, mas lalo lumaki ang galit ko kay Mama. Then, dumating sa point na pinapili na namin siya kung kami ba ang sarili niyang pamilya o yung lalaki niya. Akala ko kami pipiliin niya. Hindi pala. Mas pinili niya yung lalaki niya. Umiyak nila ako na umiyak. Hindi ko tanggap. Sobrang nahihirapan ako kausapin, lalo nang patawarin siya dahil sa mga nagawa niya. Pero hindi pala iyon ang gusto ng Lord. The more na mas nakikilala ko ang Lord, the more na nakikita at nalalaman ko din ang mga gusto niyang gawin ko. Pinarealize sa akin na mag-release ng forgiveness kay Mama. Kahit ang hirap dahil sariwang-sariwa pa din sa akin yung mga ginawa niya. Pero dahil gusto ni Lord, gugustuhin ko na din patawarin si Mama. Kakayanin kong kausapin siya at tanggapin ko siya ulit bilang Mama ko. I realize kasi si Lord never siyang nagtanim ng galit sa akin kahit lumayo ako sa kanya. And kahit ang dami ko din nagawang mga sins sa kanya, never siyang nagtanim ng galit sa akin. Bagkos noong makasalanan ako, doon pa lang minahal na niya ako. Kaya mas nakita kong dapat ganun din ako kay Mama. Kung naayos ng Panginoon ang mga gusot na nagawa ko dati, alam ko na kaya ding ayusin ang gusot na bunga ng kasalanan sa pamilya ko. Hindi na ako papalag sa gustong magawa ni Lord. Magtitiwala ako sa Kanya at magtitiwala sa sarili ko na kaya ko dahil kasama ko siya. Kasama ko si Lord sa laban na to. Ma-feel ko man na mag-isa ako lagi, hindi totoo yun. Kasama ko lagi ang Lord saan man ako mapunta. Kahit anong season man ng buhay ko, kung nakikita ko sa ngayon yung mga pangit na nangyayari sa buhay ko, naniniwala ako someday magiging maganda din ito kasi mismo mong Panginoon na ang nagsabi sa aking favorite niya ako. Kayang ayusin lahat ng Lord, kailangan ko lang ang maniwala sa Kanya. Hindi na ako aangal, I've decided na sumunod at magtiwala sa Kanya. Bakit?
kasi siya ang nag-iisang Diyos na alam kong napakadakila at hindi ako bibigoin. Excited akong mas makilala pa at makita pa kadakilaan ng Lord sa buhay ko. Wow! Maraming salamat! Thank you, Angel! Ayan. Hello! Okay ba? Naririnig ba ako sa likod? Okay naman. Naririnig niyo ako. Thank you, Angel! So, pinatawad ang nanay kasi nakita niya na siya din pinatawad ng Panginoon. Ano ba yung sabi niya? Yung, ano yun? Nadugtong yun eh. Meron siyang idinugtong dun sa buong series ng Almighty, no? Na nakalimutan ko. Bigla akong nawala nung nakita ko yung ganda ni Angel. O, di ba? Meron siya eh. Yung natutunan niya dun sa series ng Almighty. Kaya yun ang nagtulak sa kanya para patawarin yung nanay niya. Ngayon, meron, bukod dun sa testimony ng totoong buhay, meron naman akong kwentong kutsero. Okay lang sa inyo yan. Ang, may title pa. Hindi lang. May title. Ang title ay Ang Batang Pulubi sa Underpass at Ang Happy Meal. Oh, okay ba yan? Jollibee Happy Meal? Okay, I like you talaga. Sige, di ba kasi ganito yon? Oh, sige, pag-usapan na natin yan si Happy Meal na Jollibee. Noon ang panahon kasi, nagpasa-pasa yung balita tungkol sa kabutihan ng Panginoong Jesus. Sa maraming century, sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang tao, pumasa yung kabutihan niya. Bulong sa bulong, buhay sa buhay. So, nakaabot yung bulong dun sa batang pulubi, pero hindi niya nakikita sa totoong buhay. Ang araw-araw kasi, ang nakikita niya lang, nagmumurahan, nagdodroga, nangaagaw ng motor, may pinanghugutan, nag-aagaw ng cellphone, at iba pang kasamaan. So, isang araw, may isang mama, gutom na gutom. So, nag-take out ng Happy Meal. Ang haba ng pinila niya kasi, ano na eh, lunch break na. Pagkatapos, paglabas niya, nakasalubong nung mama yung batang pulubi, nakatingin dun sa dala niyang Happy Meal na Jollibee. Dala lang. Naawa yung mama. Hindi naman dinidemand ng bata na hingin yung Happy Meal niya. Pero ramdam nung mama na gutom din yung bata. So nagtatalo yung isip niya. Siyempre, di ba ang kalaban, sikmura, gutom din siya eh. Tumingin siya, sabi niya, pag binigay ko ito sa kanya, bipila ako doon. Ako po, eh dalawang ikot, yung dalawang mahabang pila. Sabi niya, kung pipila uli ako doon, sabi niya, paano ba ito, gutom na gutom ako. So, pero finally, nanalo yung kanyang pagkaawa doon sa bata. Binigay niya yung Happy Meal niya kasama yung spaghetti ng Jollibee. Chicken, burger, fries, sundae, tsaka yung toy, binigay niya lahat. Tapos ang tanong ng bata, kayo po ba si Jesus? Ang sarap, hindi ba? Ang sarap na yung taong hindi kilala personally, nakakita sa Diyos, no? Ay ikaw, mapapagkamalan ka na si Jesus dahil lang sa ipinamumuhay mo. Di ba? Nababago yung buhay mo, tapos may magtatanong sa'yo kung sino, kung ikaw ba si Jesus. Alam mo, meron nga isang nagsabi ganito. Sabi niya, we do not speak great things, we live them. Ibig sabihin, hindi lang namin sinasabi yung tungkol sa Diyos, ipinamumuhay namin. Bakit? Kasi baliwala ang alam mo kung walang gawa. Gets? Baliwala ang alam mo. Sa loob ng 3 linggo, napag-usapan natin yung ilang katangian ni God. Ang prayer ko, na-encourage ka na mga katotohanang nalaman mo kay God, na-encourage ka para lalo mong ipagkatiwala ang lahat-lahat sa buhay mo. Na-encourage ka na
This time, dahil ito pa na yung character ni God ko, gusto ko, ayun ang prayer ko talaga sa bawat isa sa atin, no? Gusto ko umikot yung buhay ko kay Jesus lamang. Prayer ko na dahil nalaman mong just ang Lord, yun, pinag-usapan natin last week, no? Nagkaroon ka ng holy fear na gumawa ng kasalanan, no? At ikaw, kung ikaw naman yung ginagawa ng kasalanan, prayer ko na ang buhay mo ngayon ay may kapayapaan dahil nalaman mo na just ang Lord, nakikita niya yung dinadaanan mo. Ipaghihiganti ka niya. Okay? So, yan yung mga pinag-usapan natin na mga nakaraang linggo. Pero, ganito, baliwala ang lahat ng mga nalaman natin tungkol sa character ni God kung hindi yun lalabas sa buhay mo, sa buhay ng mga tagasunod niya. Ako at ikaw, kung tagasunod ka. Si Jesus, ganito, nung nandito siya sa lupa, pinakita niya, ano ba ang alam niya tungkol sa Diyos? Remember, diba, si Jesus, galing siya sa langit. Perpektong lugar at perpekto ang trato sa kanya. Okay? And yet, dahil meron siyang pag-ibig sa puso niya para sa'yo, tingnan mo yung katabi mo. Yes, para sa'yo. Oo. Meron si Jesus na pag-ibig para sa'yo at para sa akin. Na, sa karamihan, ganito ang ano natin yon. Ako, mahal ni Jesus. Okay. Okay, ganyan lang. Ganyan lang, no? Pero ganun, dahil sa pag-ibig na meron si Jesus sa puso niya, sumunod siya sa Ama, bumaba siya dito sa lupa para mamuhay katulad ng buhay mo at katulad ng buhay ko. Tapos, para makarelate dun sa nararamdaman mo at pinagdadaanan mo. Yun ang dahilan. Napakababa nun kasi perpektong lugar ang pinanggalingan niya. Kaya ganito, dahil nga nakaka-relate si Jesus sa ating mga tao dahil sa pagbaba niya at pagiging tao niyang katulad din natin, ang lakas ng loob na sabihin ni Pablo itong mga verses na ito. Sige, labas natin yan. Sabi dito sa Ephesians, imitate God, therefore, in everything you do. In everything you do. Sabi niya, sabi ni Pablo ganito, gayahin ninyo si Jesus sa lahat ng gagawin mo. Gayahin mo si Jesus pagkakausap mo ang parents mo. Gayahin mo si Jesus kapag kausap mo yung leader mo pag PT time na hindi nagtatrabaho. Ikaw ang nagtatrabaho. Makaka-relate dyan yung mga nag-PPT pagka ano na yun, diba? Gayahin mo daw si Jesus. Gayahin mo si Jesus pag nag-iinit ang ulo mo sa kapatid mo. Kasi ayaw niya maghugas ng pinggan. Gusto niya ikaw lang, di ba? Yan, sabi doon, oh, imitate God, therefore in everything you do. So, in everything, walang hindi, no? Sa lahat ng gagawin. Sabi niya, because, bakit? Bakit mo kailangan siyang gayahin? Sabi niya, because you are his dear children. If you have a personal relationship with Jesus Christ, you are his dear children. Ha? Diba? Ang sarap naman nun. Tatawagin ka ng Diyos ng mga Diyos, King of Kings, Hari ng mga Hari, na dear children. Hello, dear children, Sarah. Hello, dear children, Angel or Allen, mga ganyan. Sarap, no? Dear children ka ni Jesus. Tapos sabi niya pa ganito, live a life, eto na, dito tayo, biru mo. Sabi niya, gayahin niyo ako sa lahat ng bagay. Sabi niya, tapos mabuhay ka filled with love. Yan, nakakabanggaan tayo dyan eh, no? Yung mamuhay ako ng puno ng pag-ibig. Ah, yan ang isa sa pinakamalaking struggle ko, Lord. O mamaya, pag-usapan natin dyan. Bakit? Kasi daw, pagka puno ka, namumuhay ka ng puno ng pag-ibig, sabi niya, you are following the example of Christ. Yun ang sabi dyan. Tapos, he loved us. Ito na, sinabi niya na ulit kung gaano kanya kamahal. Dahil sa pagmamahal niya sa'yo, inoffer niya yung buhay niya para sa'yo at para sa akin. Pag naririnig natin yan, ito napapansin ko. Parang wala nang dating, inoffer, okay. Wala nang dating, no? Pero ang prayer ko ngayong hapon, makita mo uli
sa panibagong perspective, sa paggawa ni Holy Spirit sa'yo habang nakikinig ka ngayon, makita mo uli kung anong ibig sabihin when He offered Himself sa sarili, sa'yo, no? When He offered, when God offered Himself, di ba? Nung namatay siya sa krus ng Kalbaryo, hindi naman yung basta, patayin niyo na ako, tsinining! Ganyan, hindi, di ba? Hindi ganun yon. Karumal-dumal yon. Ewan ko kung sa edad mo ngayon, meron ng namatay ng karumal-dumal para sa'yo. Hindi ko alam kung yung nagsasabi sa yung love ka niya, kaya niyang mamatay ng karumal-dumal para sa'yo. Ibig sabihin ng karumal-dumal is talagang total humiliation. Pinahiya ng todo si Jesus nung papatayin siya para sa pag-ibig niya sa'yo. At yung iba ang sabi doon, okay, it's okay, nothing to shrug off. I don't like to hear that. Nangingilabot na ka dyan. Well, ang prayer ko, dahil ikaw nakikinig ka ngayon, hindi ganun ang tugon mo. Ang prayer ko, today kung naghahanap ka ng totoong magmamahal sa'yo, I tell you, pinatunayan na yan ni Jesus. Kaya mo lang hindi nararamdaman tsaka nararanasan kasi hindi mo niraramdam. Yes, sabi mo sa katabi mo, ramdamin mo din kasi. Tapos sabihin mo, kung, kasi puro yung syuta mo lang ang niraramdam mo eh. Yeah. Sige, ngayong hapon na to, ang title ng pag-uusapan natin is, sana may tunog. Meekness and Majesty. Wow. So, nag-iisip ako kung ano yung mas catchy. Sabi ko, ano ba, paano ba makarelate? Well, di ko alam eh. So, ano ba ibig sabihin ng meekness? Well, pag sinabing meekness, kababaang loob. Sobrang humble na humble, mababang mababa, pero hindi duwag. Diba? Merong kasi iba, nagkaroon ng syota, no? Humble siya, duwag pala. Huy, humble ako. Hindi ako makipagsuntukan. Bahala ka. Sige, rapin mo na yung girlfriend ko. Ganon. Hindi ganon. Si Jesus, hindi ganon. Never, never kanyang papayagang ma-abuse, no? Kahit siya ay mababang loob, no? Ano pa? Majesty. Ano ba ibig sabihin ng majesty? Majesty, tinignan ko sa dictionary. Ang ibig sabihin yan, great and impressively beautiful quality. Ibig sabihin, majestic. Ang ganda-ganda. Di ko alam kung ano mga pinanood nyo nung bata kayo na talagang, oh, napapawaw kayo. Hindi ko alam kung nung bata kayo pinanood. Uso pa ba yun? Nung bata kayo, pinanood nyo yung Cinderella, yung mga babae. Di ba, mga ganda? Ang ganda-ganda ng mga Sleeping Beauty. Diba? Ang ganda-ganda ng gown niya, tsaka yung lipstick niya, tsaka yung kilay niya. Ay, hindi pala ngayon na pala yung tungkol sa kilay na. Dati hindi kilay girl na. Hindi alam. Si Lincel pala yun. Pag sinabing, yun ang majestic, yung napapa, wow! Ganyan. Pero alam ko, pag napawaw ka ngayon sa artista o sa Koreano, mga Koreano, ganyan na, no? Yan. Eh, ano pa yun? Mas higit pa dun ang Lord, ang ganda at greatness ni God. So, ibig sabihin ng majestic, kadakilaan ng Diyos, no? How I wish I can say more, pero wala. So, hindi ko kaya, no? This afternoon, yun ang pag-uusapan natin. Paano ipinakita ni Jesus yung pagiging mababa niya, meek, out of His majesty, sa kabila nung napaka-great niya at napaka-impressive niya. Paano siya naging mababa? Paano siya naging meek, no? So, tingnan natin, lessons from the life of Jesus. Number one na makikita natin dyan is, He descended to greatness. Ano ibig sabihin nun? Pababa para umangat. Si Jesus, yan ang pinakita niya. Pababa ang papunta sa pag-angat. No? Tingnan mo, sabi dito sa Philippians 2:6. Basahin natin to, ha? Sabay-sabay. Ready? Set, go! Kahit siya'y likas at tunay na Diyos, hindi niya pinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang hinubad ang pagiging kapantay ng Diyos. Pause. Ibig sabihin niyan, He gave up His divine privileges. Remember, sabi ko kanina, galing siya sa perpektong lugar, langit, no? Perpekto yung trato niya, trato sa kanya doon. King siya doon sa langit. Tapos dito, grabe yung
servant ang kanyang pagbaba dito. Sabi doon, give up niya yon. Mamaya papaliwanag ko yan sa inyo, maganda yan, no? Tapos sige, tuloy natin. At naging katulad ng isang alipin. Ipinanganak siyang tulad ng mga karaniwang tao. At nang si Kristo ay maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan. Maging ito man ay kamatayan sa krus, no? Verse 9, at dahil dito, siya'y lubusang itinaas ng Diyos at ibinigay sa kanya ang pangalang higit sa lahat ng pangalan. Sa gayon, sa pangalan ni Jesus ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa at nasa ilalim ng lupa. At para sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama, ang lahat ay magpapahayag na si Jesucristo ang Panginoon. Nakita niyo yun? Papaano na iangat si Kristo, nagsimula siya sa mababang mababa. Pumunta rito, nagkatawang tao, katulad mo, umiyak. Pinalitan ng diaper. Di ko pa nga alam kung may diaper noon, baka lampin lang. At di ba, sabi ko nga sa inyo, pinanganak siya sa hindi sosyal na ospital. Pinanganak siya sa isang kainan ng mga hayop. Yan yung buhay na pinili ni Jesus. Nagpakababa ng mababang mababa, naging tao. Parang ganito lang yan. Yan yung sinasabi ko sa kanya. When he gave up his divine privileges, parang ganito lang. Imagine yourself. Sino rito, taas ng kamay, nakakita na ng mga taong nakatira sa kalye. Yung, okay, lahat naman, no? Yung, kala ko yung iba, hindi po ako, kasi hindi ako dumadaan dun. Eroplano po ang sinasakyan ko. Kaya wala ko nakikita ng mga nasa kalye. Buti naman lahat kayo nagtaas ng kamay, kasi kala ko hindi. So lahat kayo nakakita ng tao, mga nakatira sa kalye. Pag nakakita ba kayo, minsan nag-iisip kayo ng ganito, paano kaya sila nagsi-CR? Nag-iisip kayo ng ganyan, di ba? Hindi nga naisip. San sila nagsi-CR? San sila naliligo? Tapos, di ba, may pagtanghaling tapat, pag nandiyan kami sa, dadaan kami sa Rojas Boulevard, dyan sila natutulog? Ang sarap talagang matulog kasi mahangin eh. Rojas Boulevard yan eh, di ba? Mahangin. Pero, tapos meron silang, lalagyan nila yan ng tabing para hindi sila mainitan ng araw. Pero pag umulan, san sila tatakbo? Di ba? Ito pa, san kaya sila kumukuha ng pagkain nila? Kasi wala silang permanenteng trabaho. Imagine kung ikaw, listen to me, ikaw, yan ang magiging buhay mo. Titira ka sa kalye. Wala kang CR. Pag nagsampay ka ng damit mo, naku, maaalikabukan ng lahat ng jeep. Diba? Tapos paano pag, diba, yung mga babae, meron niyang monthling pinagdadaanan, diba? Paano yun? Diba? Saan ka tatakbo pagka kailangan mo magpalit? Dahil ano, alam nyo na yan, diba? So, paano yun, hindi ba? Kaya ganito, nai-imagine nyo ba yung sarili nyong ganyan? Ikaw nakatira sa kalye, tapos hindi ka nakakaligo. Meron kami mga kilala, alam mo, merong church, pag Sunday, nakikiligo sila sa church. And I tell you, sorry ah, hindi naman ako nagano. Sakit talaga sa ulo yung amoy nila. Kasi hindi sila naliligo, siguro 1 week. Tapos doon sila sa church makikiligo. Every Sunday lang. Talaga, yun kasi nakatira nga talaga sila literally sa kalye. Imagine yourself na ikaw yun. Na ipagpinagpalit mo yung buhay mo sa ganong buhay. Di ba? Kaya ito, segue ko lang to ng konti. Please lang, mga anak, no? I-appreciate nyo yung parents ninyo. Imbis na maghanap ka, Nay, bakit hindi mo naman ilaban yung uniform ko? Alam mo naman, bukas na yung gagamitin eh, di ba? So, please lang, i-appreciate nyo sila. Prayer ko ha, pagkatapos nyo umuwi dito, kahit ito lang ang gagawin nyo, listen to me. Pag uwi nyo sa bahay nyo, mag-thank you lang kayo sa nanay nyo, hindi kayo nakatira sa kalye. Nay, salamat po kasi kumakain kami ng niluto mo. Instead of demanding, di ba yung dagat, bakit po yung tuwalya ko, kinamit na naman ni kuya, hindi mo siya bigyan ng sarili niyan, towel, mga ganyan mga natin, di ba? Ito pa isang segue ko.
Di ba sabi ko, wala silang ibang tirahan, ano? Kayo, may, at least may tirahan kayo. Yung iba pa nga sa inyo, meron kayong sariling kwarto. Linisin nyo naman yung kwarto nyo. Yugyugin mo nga yung katabi mo, linisin mo yung kwarto mo, sabi mo. Eto, encourage nyo yung sarili nyo pag ginagawa nyo na yan. Tapos nahihirapan ka, sabihin mo sa sarili mo, pag nahihirapan ka na, di ba, nagugas ka palagi ng pinggan, ikaw na lang lagi nakatoka, o ano pa, ikaw na lang lagi nakatoka sa luto, lagi ako na lang, o ako na lang lagi nakatoka sa linis bahay, ako na lang, ako. Pagka ganun na, ganito, pa instead na para hindi ka ma-stress, tapos pag tinawag ka ng nanay mo, ano po? Ganyan, di ba? Para hindi pa sigaw, para hindi ka okay ka pa rin, isipin mo na lang, buti na lang may bahay akong lilinisin. Hindi ako katulad nung nakita ko nakatira sa kalye. Pag nagbunga nga na si nanay dahil pinaglilinis ka ng sarili mong kwarto, isipin mo na lang kesa sumagot ka sa kanya, buti na lang meron akong kwarto. Tiyak na tandaan mo, yung nakatira sa kalye, wala silang kwarto. Paggabi na, tas umuulan, lalo na pagbagyo, ini-imagine ko talaga sila eh. Yung, siguro cartoon-cartoon yung kanilang bubong, eh di ba yung cartoon, hindi yung tatagal, tama? Pag nabasa yun, ano rin. So later on, mababasa sila. Tapos alam nyo, nakikita ko yung iba doon paggabi na, no? Pag ginagabi kami ng pastor, nakikita ko sila, nakasilong sila doon sa may loton, yung malapit sa public na toilet. Ang baho nun, doon sila nakatira. Ikaw, hindi ka nakatira doon eh. Pero yung kwarto mo, parang public toilet. Bakit? Anong ginawa mo? Dala ka lang. So, what I'm saying is this, please pasalamat ka na meron kang sariling kwarto. Ngayon, babalik lang ako, no? Ganon yung iniwan. Siguro hindi kayang i-compare yung iniwan ni Jesus na perpektong lugar kung ikaw ipagpapalit mo yung buhay mo ngayon papunta sa kalye. Diba? Hindi kayang i-compare yan. Pero si Jesus, pinagpalit niya lahat. Lahat-lahat ng meron siyang privilege dun sa langit. Gumawa ito pa. Gumawa si Jesus ng mabuti, di ba? Alam niyo yan, nagpakain siya, nagpagaling siya, nag-preach siya. In fact, no, nagpi-preach, walang love gift, no? Di ko alam mo sino nagbigay ng love gift sa kanya noong mga panahon na yon. Nag-disciple ng todo-todo, and yet, yung mga tao, di ba, ginudge siya. Oh, ito naman si Jesus, nakikipag-barkadaan sa manginginom nung nakipag-ano sa mga, bakit ito si Jesus? Mga kasama, yung babaeng mababa ang lipad. Ginajudge si Jesus, kahit hindi siya gumagawa ng masama, no? Ito pa, iniwan siya ng marami na dinisciple niya, at ang verdict sa kanya, heinous crime, di ba? Heinous crime, cross. Mamamatay siya sa cross. Parang tayo lang, di ba? Nag-disciple ako, kahit umuulan, pupunta ako sa bahay nila, walang kain-kain, pupunta ako sa kanila, tapos, iiwan din pala ako. Di ba? Pero alam nyo, si Jesus, malinaw sa kanya, na ang landas papunta sa taas ay mula sa baba. So, ano ang sa ating mga tao, ang hirap iisipin ang pagpunta pataas ay pababa, never. Hinding-hindi ko siya babatiin. Sama ng ugali niya eh. Di ba? Mga ganyan, di ba? Never! Never ko siya mapapatawad. Ang sakit ng ginawa niya sa akin at paulit-ulit niya akong sinasaktan. Ito pa. Never ko makakalimutan yung ginawa niya. Kaya nangyayari ito sa buhay ko ay dahil mayroon siyang malaking kinalaman. Kung hindi ako galing dyan sa pamilyang yan, o siyang naging tatay or nanay ko, hindi ganito buhay ko. Kaya ang hirap sa akin maging magpakababa. Pero ito gusto kong sabihin sa'yo. Nai-imagine mo ba kung ano ang pagpapakababang ginawa ni Jesus para sa'yo?
So, paano natin may i-apply yan sa ating sariling buhay ngayon? Paano natin i-apply yung pagpapakababa para mataas? Sabi ni Pablo ganito. Labas natin yan. Consider others more important than yourself. Ano ibig sabihin dyan? Tratuhin mo daw na importante ang ibang tao kesa sa'yo. Wow! Hirap niyan, men. Di ba? Lalo na pag asar ka dun sa tao na yon, di ba? Ibig sabihin niyan ganito, mas importante ang problema at pinagdadaanan ng tao na yan kesa sa'yo. Yun ang ibig sabihin niyan. Consider others more important than yourself. Paano mo tatratuhin importante ang taong sinasaktan ka at pagkatapos iniwan ka pa? Hindi mo kaya, di ba? Hindi mo kaya, tama? I tell you, hindi mo kaya. Hindi ko rin nga kaya eh. Kaya ganito, kinakailangan mo, kung tagasunod ka ni Kristo, ng isang lumalalim na pakikipagrelasyon kay Kristo. I tell you, magiging boring ang pakikipagrelasyon mo kay Jesus kung hindi ka nababago. Dahil ang pakikipagrelasyon, nakakabago. Diba? Yung iba nga sa inyo, ayoko mahaba buhok, gusto ko maikli. Mga ganyan, diba? Yung iba naman sabi, ay basta huwag ka namang short ha? Gusto ko palagi lang mahaba yung damit mo. Nakakabago ang relasyon, diba? Basta ako gusto ko mahabang buhok mo palagi ah, kasi maganda yan. Kaya pahaba ka, tsaka pariband ka ng pariband, diba? Para maganda, diba? So, ang pakikipagrelasyon nakakabago talaga. Ang lumalalim na pakikipagrelasyon, listen to this, history makers, ang lumalalim na pakikipagrelasyon kay Jesus, nakakabago ng perspective, nakakabago ng ugali. Take note of my word, ang lumalalim na pakikipagrelasyon kay Jesus, nakakabago ng pananaw sa buhay, tsaka ng pag-uugali. Tandaan mo, lumalalim dapat. So, alam nyo, araw-araw, ha? Ako personally, hindi ako tinitigilan ng Lord para turuang maging humble, magpakababa. Lahat ng sitwasyon na meron ako, para yun ibaba ako ng Diyos, no? At nagpapasalamat ako sa Lord kasi ganito, matigas ang ulo ko eh. Ang hirap kaya ang magpakababa, di ba? Pero he never gets tired. Si Jesus never gets tired. Hindi napapagod para ayusin ako pababa para tumaas. May mga pagsosorry ako. Mga sinurihan, hiningaan ng tawad. Na kung tatanungin mo ako, kung uulitin ko yung ginawa ko, I will firmly tell you in your face, gusto kong ulitin. Yes. Pero alam nyo, binaba talaga ako ni Jesus ng babang baba. As in, pinapatay ng Lord lahat ng pride ko at yabang ko sa buhay ko para si Kristo lamang ang maitaas. Why am I saying that to you? Because the Lord is talking to you right now. Gusto kanyang ibaba ng babang baba para maitaas ka nang hindi ka magyayabang, kundi si Kristo ang maipagyayabang mo. I tell you, yung proseso ko na to, bagsak tayo ako. Talaga. Ito lang ang nakita kong molding sa akin ng Lord na gusto ko ring ipasa sa inyo. Bagsak, tayo, pero hindi ako umaayaw. You know that? You see me. Sa bahay namin, sa labas ng bahay namin, nakikita nyo ako, no? Hindi ako umaayaw. Hindi ako sumusuko. Dahil, ang prayer ko, makuha nyo to, malinaw sa akin na kung ilalagay ko ang lahat ng mga ginugulo ko into the my master's hand, no? Sa kamay ni Jesus. Lahat ng ginugulo ko, ha? Aayusin yun lahat ng Lord, ang gagawin ko lang ay ito. Aaminin ko sa Lord na mali talaga ako.
What's my point there? Punto ko ito. Pag binababa ka na ng babang-baba ng Diyos, huwag kang lumaban. Baka kaya hirap na hirap ka sa sitwasyon mo, sa classmates mo, sa kung ano man yung pinag-struggle mo ngayon sa buhay, mga pinaglalaban mo, dahil binababa ka ni Jesus. Hindi para para wala lang. Kasi ganito, humiliation is the path to humility. Humiliation is the path to humility. Pag na-feel mo na parang, bakit Lord? Bakit parang tinidikdik mo ako dito, Lord? Baka tinatanggal lahat ng pride na meron ka. Baka merong pang akala mo lang, hindi yabang yan, tsaka pride. Baka akala mo lang, pero dinidikdik ka ng Lord para ayusin ka, itaas ka, at mapuri siya sa buhay mo. Kaya ito ngayon, so sabi ko, ang application mo dyan, treat others more important than yourself. Sinong mga specific na tao ang kailangan mong tratuhin ng mas importante kesa sa'yo? Ikaw lang nakakaalam yan, hindi ba? Ako, I tell you, kung ngayon kinakausap ka ng Lord, sabihin mo na agad yan, humanap ka agad ng accountability partner mo para babantayan ka. Sinong specific na tao na kinakailangan mong magpakababa? Yung kailangan mong humingi ng tawad? Are you with me? Or mag-release ng kapatawaran? Well, ngayon, kung nandito ka, tapos binubuksan mo yung puso mo, yung lahat-lahat mo sa Lord, makikinig ka, magpapabago ka, a-actionan mo. Well, I tell you, kung may sinasabi ngayon ng Lord na specific na tao na kinakailangan mong, magpakababa or mag-release ng forgiveness, actionan mo na yan, I tell you, sasamahan ka ni Jesus dyan, no? Hindi ka pinapahirapan lang ng Lord para sa wala lang dyan sa sitwasyon mo na meron ngayon, no? Iaangat ka niya. Pero kailangan mo nang patayin ang lahat ng pride at yabang na meron ka. Yes. Again, ang landas ng pataas ay pababa. Prayer ko, pagkatapos na to, unahan tayo sa pababaan. Sige, ako na lang magsosorry. Alam nyo, yung pagsosorry, nakamamatay. Oo, sabi ko, grabe Lord, nakamamatay to. Pag sinabihan ako ng Lord na magsorry, Lord, hindi ko feel. Sasabihin ng Lord sa akin, kailangan mong ma-feel? Nak, di ba? Tapos susunod ako talaga, nakamamatay nga, maniwala kayo, literal. Nakamamatay ng pride, nakamamatay ng yabang. Gusto mong subukin? Actionan mo. Ngayong araw na to, kung merong mga sinasabi ang Lord sa'yo, actionan mo agad. I tell you, you will benefit. Kung gagawin mo yun dahil gusto mong sumunod sa Diyos, you will benefit. Ikaw magbe-benefit, hindi ako. Number two na lessons na makikita natin doon sa pagiging meek ni Jesus and at the same time majestic niya is this. He suffered evil to bring righteousness. Nagdusa siya sa lahat ng kasamaan to bring righteousness. Sabi dito, 1 Corinthians 5:21. Sige nga, samahan nyo nga akong basahin yan. 1, 2, go! Hindi nagkasala si Kristo. Ngunit dahil sa atin, lagay mo nga pangalan mo dyan. Ulitin natin ha. Lagay mo dun sa atin yung pangalan mo ha. Ready? Hindi? Okay. Hindi nagkasala si Kristo. Ngunit dahil kay Mildred, siya'y itinuring na makasalanan upang sa pamamagitan niya ay maging matuwid si Mildred sa harap ng Diyos. So ano sinasabi niyan? Si Jesus wala siyang kasamaan at ayaw niya ng kasamaan. Pero anong ginawa niya? Winasak niya yung kasamaan. As in, hinarap niya ng krus, no? Sa krus ng Kalbaryo. Kinarap niya yung kasamaan para maging matuwid ka. Ibig sabihin, para maging righteous ka before God, no? Sa harapan ng Diyos. Winasak ni Jesus sa krus ng Kalbaryo lahat ng kasamaan ko at kasamaan mo. Ang tanong ng marami ganito, bakit nag-i-struggle pa rin ako sa same na kasalanan at same na pagbagsak?
Di ba? Kung winasak na naman ni Jesus pala naman eh, lahat ng kasamaan, eh bakit ako nagkasala na naman? At the same na kasalanan, bakit, Lord? Well, kasi ganito, kailangan mo munang panampalatayanan, you have to believe first na hinarap at winasak na ng Panginoong Jesus yung kasamaan na yan. You have to believe that. Kailangan mong panampalatayanan yung katotohanan na yon. Kasi the more na paniniwalaan mo yon, the more na lalabas yon sa buhay mo. Mag-i-struggle ka pa rin. Babagsak ka pa rin sa same na kasalanan. Pero I tell you this, wasak na yung winasak na ni Jesus yung kasalanan yan. Yugyugin mo nga yung katabi mo, naririnig mo ba? Winasak ni Jesus. Sabi mo, winasak ni Jesus. Tayo tayong lahat. Sige. Tatlong tao, sabi mo, winasak na ni Jesus yung kasamaan sa'yo. Tatlong tao, ha, sabi mo, ha, tatlo lang. Ha. Huwag lima, tatlo lang. Hindi yung katabi mo. Hindi yung katabi mo. Winasak na ni Jesus yung kasamaan sa'yo. Pati yung nasa huli. Kasi walang kausap yung sa huli. Kausapin niyo yung sa huli. Come on! Go, 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 go. Ay, nakatatlong tao. Ay, dalawa ka pa lang. Sige, ulit sa number one. Dila ka lang. Sige, muna. Sige na. Ay na. Sinabi nyo ba? Nag-cooperate ba kayo? Sino nakatatlo? Di yata eh. Very good. Palakpakan natin sila. Yay! Masunurin. So, ganun. Mag-i-struggle ka sa same kasalanan, pwede kang bumagsak uli, pero ang katotohanan, winasak na ni Kristo yung kasalanan na yan. And I tell you this, ako mismo ang testigo na kung araw-araw mong papaniwalaan yan, mararanasan mo mismo kung papaanong humihina yung kapit sa'yo ng kasalanan na yan. Eto, pag araw-araw mong papaniwalaan nyo na winasak na ni Kristo ang kasalanan ito. Hinarap niya ito sa krus ng Kalbaryo. Kung yan araw-araw ang papaniwalaan mo, makikita mo na lang ganito. Pag yan ang pinaniniwalaan mo, ha, tsaka yan ang lakad ng buhay mo, ha. Listen to me. Kung yan ang lakad ng buhay mo, winasak na ni Kristo lahat ng kasamaan sa akin. Pag yan ang pinaniniwalaan mo at tagasunod ka ni Kristo, I tell you, mararanasan mo yung katotohanan na yan. At ito, ito maganda dyan. Makikita mo yung mga tagumpay ni Jesus sa buhay mo. I tell you, merong mga ganitong mga, isang araw meron ka nalang mga sasabihin na ganito. Ito yung mga panahon na sinasabi mo sa sarili mo ganito, Lord, ikaw na po talaga to. Lord, alam mo po, hindi ko kaya maging gentle sa kanya. Nako, Lord, hindi talaga. Kasi ang sakit-sakit ng ginawa niya at ayaw niyang tigilan yung pananakit sa akin, Lord. Pero Lord, mahinahon ko na siyang nakakausap. Lord, ikaw po talaga to. Ikaw po talaga. Yun ang nagiging epekto ng isang tagasunod ni Kristo na pinaniniwalaan, listen to me, at saka nilalakaran na winasak na ni Kristo ang lahat ng kasalanan na meron ka. Hallelujah. Thank you, Lord. Ito pa, ito yung mga sasabi mo, Lord, ikaw na talaga to. Ito yung mga tipong sinasabi mo, Lord, alam mo, hindi ko siya mamamahal. Lord, alam mo, gustong gusto ko siyang mahalin, pero hindi ko talaga kaya. Mga ganyan. Tapos, ang nakaka-relate kayo? tapos, di ba, ganito. Tapos, ay sa talaga. Bakit niyo ginaganyan yung anak ko dyan, ha? Diba? Hindi ko talaga kaya siyang mamahal, Lord. Pero Lord, meron kayong ganyang feeling? Listen. Meron, nararamdaman niyo yon, yung alam niyo pinamamahal niya ng Lord sa inyo. Pero, at gustong-gusto niyong mahalin. Pero hindi mo mamahal. Diba? Kasi Lord, sinasaktan niya ako eh. Paano ko siya mamamahal? Every time, diba? Every time na mamahalin ko siya, nire-reject niya ako. Ang sakit-sakit na.
Pero, listen, di ba? Alam mo, mali yun eh. Kasi, di ba sabi nun, ang tagasunod ni Kristo dapat filled with love. Si Jesus filled with love. O, paano yun? Nagkakasala ka. Tapos pag pero, pag araw-araw, I'm giving you what God is doing in my life personally, in my life, no? Araw-araw, sasabi mo, Lord, winasak mo na eh. Lord, hindi ko siya talaga mamahal. Pero di ba sabi mo, winasak mo na tong kasamaan na to? Winasak mo na tong kasalanan to? Alam mo, isang araw, uusbong talaga. Maaawa ka sa kanya. Magkakaroon ng awa na hindi mo pinilit, kundi Diyos ang gumagawa sa buhay mo. Maaawa ka sa kanya, tapos mamamahal mo siya. Hindi biglaan. Unti-unti, maaaring bumagsak uli in the middle, pero papanindigan mo ulit. Hindi, Lord, sabi mo eh. Winasak mo na, Lord eh. Sabi mo eh. Pag araw-araw yan, makikita mo na ang pagsunod kay Kristo, ang pakikipagrelasyon sa Kanya ay nakakabago. Sabi mo nga sa katabi mo, ang relasyon kay Kristo, nakakabago. Eto pa, ulitin mo pa. Ang lumalalim na relasyon kay Kristo. Tunay na nakababago. Paniwalaan mo yan. Totoo yan. Again, uulitin ko. Inako na ni Jesus. Ako na to. Gusto mo sama tayo? Inako na ni Jesus yung kasamaan mo at kasamaan ko. Ulitin ko ulit. Inako na ni Jesus yung kasalanan mo tsaka kasalanan ko. Kaya ka nababago, no? Hindi dahil sa sarili mong willpower. Kung hindi dahil sa pagwasak ni Jesus sa kasalanang meron ka at ako, yun ang nagpapabago sa'yo. Alam nyo, meron akong natutunan. Iba ang ginawang matuwid sa nagpapakatuwid. Yung nagpapakatuwid, pinipilit niya lahat para maging tama lahat ang gagawin niya, sasabihin niya. Diba? Yun ang nagpapakatuwid. Pero ikaw na tagasunod ni Kristo, ginawa kang matuwid. You have to believe that. You know, nung umpisa, hindi ko yan mapaniwalaan. Bakit? Kasi nakikita ko lagi bagsak ko eh. Nakikita ko kasalanan ko. Tapos ngayon, later on, ngayon nakikita ko yung tagumpay ko dyan. Nakikita ko yung gawa na ni Kristo. Kasi pag hindi mo kayang paniwalaan yun, makikita mo lagi, ay naku, bagsak ako. Tapos pag nanalo ka, ay galing ko talaga. Hindi mo naman sasabihin, ang galing ko talaga. Ang galing mo talaga, Lord. Pero alam mo, may gawa ka dun. Kasi pinilit ko talaga eh. Pinilit kong mahalin, respetuhin, igalang, bahala na kayo kung anong gusto yung tawag. Galing talaga ng Lord. Pero alam mo, meron sa'yo. Ginawa mo lang yung sa sarili mong lakas. Pero pagka nakita mo gawa ni Kristo, yung nararanasan mo na, gawa ni Kristo, talaga ikaw magsasabi, Lord, ikaw na talaga doon, no? So, yun ang ibig ko sabihin sa iba yung ginawang matuwid sa nagpapakatuwid. So, paano natin may i-apply yan? Paano natin may i-apply sa buhay natin araw-araw yung kung winasak na ni Kristo lahat ng kasalanan mo at kasalanan ko, paano natin yan i-apply? Ganito. Una, ganito. Kung hindi ka pa tagasunod ni Jesus, magdesisyon ka ngayong hapon na ito na sumunod ka sa Kanya. Magpaligtas ka. Kung ngayong araw na to, nakita mo sarili mo, teka, mukhang hindi pa ako ligtas. Ibig sabihin, mukhang hindi pa ako papunta sa langit. Di ko sure kung pupunta ba ako sa langit o hindi. Kung hindi pa, kung gusto mong wasakin at harapin din ni Jesus yung kasalanan mo na ginawa niya sa akin personally, well, kailangan mong magdesisyon ngayong hapon, magpaligtas kay Kristo. Kung hindi ka pa, nagpapaligtas sa Kanya. Kung ikaw naman nagpaligtas, paano mo yan i-apply? If Jesus suffered evil to bring righteousness, ano naman sa'yo na tagasunod ni Kristo? Well, araw-araw sa pagbagsak at pagtayo mo man, paniwalaan mong winasak na ni Kristo ang kasamaan mo at ginawa Kanyang matuwid. Lagay mo yung application ko dyan. Araw-araw,
every time babagsak ka. Kanina, bago nag-history makers, nag-usap kami ng pastor and maraming kami pinag-usapan. At habang nag-uusap kami, I have to tell myself. Kasi umuusbong na naman yung nararamdaman kong mapangit at negative. Sinasabi ko, Lord, di ba winasak mo na to? Lord, di ba hinarap mo to sa krus ng Kalbaryo? I tell you, actually, before pa ako gumawa ng mensahe na ito, yan ay yung tunuturo ng Lord sa akin. And na-reinforce when I'm doing the message. And kanina, na-apply ko. And I tell you, nakakaharap ako sa inyo with so much power, hindi dahil ang galing ko, because of the power of God. Kanina, talaga, parang natunaw lahat ng negative na nararamdaman ko at marami pang mga negative na mararamdaman ko, no? Ay tinutunaw. Kasi nga, winasak na ni Jesus lahat ng kasalanan na meron ako at ginawa niya akong matuwid. Kung ikaw tagasunod ni Kristo, ginawa ka rin niyang matuwid. Kailangan mo yung paniwalaan. Okay? So that's number two. The last na makikita natin sa buhay ni Jesus, na may i-apply natin sa buhay natin is this. He surrendered to victory. Ang panalo ay nasa pagsuko. Oh, paano yan? Surrender, di ba? Basahin natin to. Isaiah 42, 1 to 4. Tayo nga tayong lahat. Basahin natin to. Lagyan natin ng buhay yung pagbasa natin. Total naman Tagalog. Ready, get set, go! Sinabi ni Yahweh, narito ang lingkod ko na aking hinirang, ang aking pinili at lubos na kinalulugtan. Ibinuhos ka sa kanya ang aking espiritu at siya ang magpapairal ng katarungan sa mga bansa. Hindi siya makikipagtalo o makikipagsigawan ni magtataas ng boses sa mga lansangan. Si Jesus yan, hindi nagtataas ng boses. Ilan sa inyo ang pag nagsalita na, nag-ingay na sa bahay, rinig ng kapitbahay? Yung pagsagot sa magulang, di ba? Ito pa, sunod natin. Ang marupok, ay marupok. Hindi nga babaliin. Ilaw na aandap, hindi niya papatayin. Katarungan para sa lahat ang kanyang paiiralin. Pause uli. Nakita niyo, pansin niyo ba yan? Katarungan, justice for all. Yan ang paiiralin niya. So, ibig sabihin ganito, kung feeling mo merong mga injustices na nangyayari sa buhay mo ngayon, huwag kang mag-alala. Darating yung justice. Diba? Then, sige, tuloy natin. Hindi siya mawawalan ng pag-asa o masisiraan ng loob hanggat katarungan ay maghari sa daigdig. Wow! Ang malalayong lupain ay buong pananabik na maghihintay sa kanyang mga turo. Okay, sige. Upo na tayo. Salamat sa pagkabasa ng salita niya. Si Jesus pumunta dito sa mundong ito with full surrender. Bakit? Paano nangyari yun? Paano mo sinasabi po yan, Ate Mildred, na si Jesus pumunta dito sa mundo na ito ng full surrender, nakasurrender? Imagine ninyo, nung sinapak-sapak siya dun sa krus ng Kalbaryo, na-imagine nyo yun, sinasapak-sapak siya. Okay? Hindi nyo na alam yun? Si Jesus, nung dinadala siya sa krus ng Kalbaryo, di ba sinasapak siya dun eh? Binibit-bit niya pa yung mabigat na krus, di ba? Tapos, ano pang ginagawa sa kanya? Ginugulpi siya ng mga panahon na yon. Dinuduraan siya. And I tell you, listen, yung gumagawa nun sa kanya, ang iba dun, pinakain niya. Ang iba dun, ministeran niya. Prayer ko, ikaw, na nakakaranas ng kabutihan ng Diyos. Sana later on, hindi ka parang sinapak-sapak mo si Jesus pag kinu-question mo siya dahil hindi mo nakuha yung gusto mo at sasabihin mong, Lord, bakit ka naman ganyan? Dahil hindi mo nakuha yung gusto mo eh. May pinagpe-pray ka, bait mo naman, lahat, nag-disciple ka, 12 na nga yung leaders mo, yung leaders mo, may iba pa, di ba? Meron ka na nga sariling church. Church. Diba? Tapos, isa lang ang hinihingi kong panalangin, hindi mo pa sinagot, ba't ka ganyan? Did you know that that's one of the way ng parang sinapak-sapak mo rin si Jesus nung panahon na
bibitayin siya, ilalagay siya sa krus ng Kalbaryo. So, maging aware ka lang dyan, no? Dinagdag ko lang yan. So, ganun. Pero lahat nung nararanasan, kaya ako sinabing dumating siya rito sa lupa in full surrender, nung ginagawa yun sa kanya, dinuduraan pa siya. At sinasabing, sige nga, ligtas mo sarili mo. Kala ko ba, ikaw tagapagligtas, bakit di mo maligtas yung sarili mo? Nung ginagawa yun sa kanya, hindi siya gumagandi. Para sa Panginoon, pagsuko, hindi dahas ang daan ng tagumpay. Surrender. Tayo, di ba? Ganito tayo. Hindi natin matitiis na tayo yung talo. Lalo na kung may katwiran, di ba? Ako tama dito, ha? Di ba? Di ba, ikaw lagi may tama. Tingnan mo yung katabi mo, may tama yan, eh. Di ba? Di naman, di naman. Ikaw lagi may katwiran, di ba? Pero alam mo, dun sa he surrendered, si Jesus, nung nag-surrender siya to victory, alam mo ang hamon niya sa ating lahat? Ang prayer ko, may mahamon dito, no? Ang prayer ko, ito lumabas sa buhay mo. Itong mensahe na to. Ang hamon dun sa he surrendered to victory is this. Ikaw, pag may ginagawa sa'yo, na hindi mo gusto, mapangit talaga, sasabihin mo na lang, hayain na lang. Shrug it off. Hayain na lang. Without murmuring. Walang bulong. Kasi minsan sabi, hayaan mo na lang yun. Nakakainis kasi yan eh. Pag ako may isang araw, tinan mo, babalikan ko yan. Ayan. Yung mga hayain na lang, pinagbigyan mo lang siya ngayon, pero nasa isip po, pagkatapos ng isang linggo, pag to hindi tumigil sa akin, naku, sapak to sa akin. Di ba? Hindi ganon. Pag sinabing hayain na lang, hayaan mo na lang totally. As in, binigay mo na yung kaso sa kamay ng ating Panginoon. Yun ang surrender. Listen? Yun ang surrender. At yun ang daan sa victory. Alam nyo, kami ni Pastor, di ba? Ang isa sa lahat naman ng mensahe dito, laging kinakapit namin yan sa buhay namin. Nung maging intentional kami ni Pastor sa parenting, no? Ang dami naming hayaan moment na lang. Hayaan na lang, hayaan na lang. Madalas, yung mga sinasabi na lang, hayaan na lang namin, ganyan. Ang dalas, masakit yun sa amin. Nasasaktan na kami talaga. Pero lagi, ganito, yung encouragement sa amin ng Lord, personally is this. Hindi pa tapos ang kwento, anak. Meron ba kayong mga ganyan? No? I tell you, hindi pa tapos ang kwento. Siguro, sabi ko nga, hindi ito nakikita. Yung mga hayai moment ko na lang. Pabayaan na lang, pabayaan. Hindi yan nakikita. Pero na ako eh. Lalo na pagka feeling ko, ayan, bumagsak na naman ako sa parenting ko. Ganyan. Dati, pagka bumagsak ako sa pagpe-parent, ang nasa isip ko, talaga, hindi na ako magbabago. Ngayon, dahil naging intentional kami, at ito ang natuwa ako sa Panginoon. Nakita man yon o hindi, ng kahit sino, nakaka-encourage na i-assure ako ng Panginoon, huwag kang mag-alala anak, nakita ko yon. May mga bagay na gagawin kayong pagsunod kay Kristo na maaaring hindi nakita or na-appreciate ng parents, kapatid mo, kasama mo mismo sa church, kapatid mo sa Panginoon, maaaring hindi niya na-appreciate, nakita. Pero nakita ng Diyos lahat ng mga sinurag off mo na lang. Hindi mo naman, bakit ikaw? Hindi mo naman ginawa. Ba't ikaw? Hindi. Yung hayai moment mo may nakakita nun lahat, no? Yun ang surrender. Pag hindi mo na pinapansin yung kapatid mo dun sa feeling mo argabyado ka na, surrender yun. Sinusurrender mo. Pag hindi mo na pinupuna lahat ng mga mali ng ibang tao sa'yo, surrender yun. It's like you're saying, Lord, bibigay ko na lang sa kamay mo. At pag binigay mo sa kamay ng Panginoon, ito ah, meron akong sasabihin sa inyo, may pattern yun. Kasi alam ko yun eh. May mga binigay ako sa Diyos, yung mga hayain na lang,
Minsan kinukuha ko ulit. Naku, Lord, naiinis na ako. Kunin ko nga, hablutin ko nga buhok niya. Dala ka lang. Ano kaya? Ako na lang ang gagawa, Lord. Napapagod ako. Tagal, Lord, eh. Tagal ng ano mo eh. Alam mo, tapos marirealize mo, teka muna, ang pag-surrender, ang daan para sa panalo. Balik mo uli. Pag na-realize mo yon, balik mo uli yung kinuha mo sa Diyos. And I tell you, mananalo ka. Bakit ko sigurado na mananalo ka? Kasi pinakita mismo ni Jesus eh. Diba? Nung nag-surrender siya sa Ama, nanalo siya. Diba? Tinaas siya ng mataas na pagmataas. Ang pagsuko ang daan sa tagumpay. Kaya hindi yan kathang isip. Kasi ginawa at pinakita mismo ni Jesus. Ito pa maganda dyan. Ang spirit, yung spirito na nagbigay ng kapangyarihan si kay Jesus nung manalo siya, is the same spirit na meron din ang lahat ng tagasunod. Sabi dyan sa Isaiah 42:1, I have put my spirit upon him. Diba yun? Next slide. Ibinuhos ko sa kanya ang aking spirito. Yan din yung spirit na ibinubuhos ng Lord sa mga taong may personal na relasyon sa Kanya. Now, paano natin i-apply ang katotohanan na yan? If Jesus surrendered to victory, kung ang pag-surrender ang daan sa panalo, paano mo yan i-apply sa buhay mo? Ganito, lumakad ka sa buhay na ito na kahit matalo ka ngayon, mananalo ka din sa huli. Dahil kailanman hindi nabibigo si Jesus. Jesus never fails. May mga panahon na yung paglaban mo dito ay parang natatalo ka. Parang dihado ka. Gusto kong sabihin to sa'yo, parang lang yun. Parang lang. Sa huli, mananalo ka din. History makers, pag ganyan ang takbo ng buhay mo araw-araw, ang daan para ako ay mataas ay pababa, si Jesus winasak lahat ng kasamaan na meron ako, kaya hindi ko nauulitin, hindi ko sasadyain na dahil total winasak na naman to ni Jesus eh, kaya sasadyain ko magkasala. No, nawa yun na maging hamon sa'yo, winasak na to, itong kasalanan to, okay, bumagsak ako, hindi ko sinadya, ayoko na talagang gawin, kaya lang, tao, nadarang uli, may nakita, hindi ko alam, bakit mo nagawa uli yan, same kasalanan. Ang prayer ko, ang tatakbo sa isip mo, hindi Lord, sabi mo doon sa salita mo, winasak mo na yung kasalanan, hinarap mo doon sa krus ng Kalbaryo. Tapos, pag ang takbo ng isip mo ay malinaw sa'yo na ang pagbawat pag-surrender mo, ng bawat pagsuko mo ay daan sa pagkapanalo mo. Pag ganyan araw-araw, ang takbo ng isip mo, I tell you this, magkakaroon ng kahulugan sa'yo ang lahat ng problemang haharapin mo. Magkakaroon ng kahulugan ang lahat ng tagumpay or kabiguan man na haharapin mo. Magkakaroon ng meaning lahat. Bakit? Kasi maninaw sa'yo. Ang daan para tumaas ay pababa. Jesus suffered evil. Winasak niya lahat ng kasalanan ko. Sa pagsuko, may panalo. I pray, history makers, that would be your life. Kung ikaw tagasunod ni Kristo, I pray talaga that that's the path na dadaanan mo. Alam mo, tuwang-tuwa ako sa Panginoon kasi personal talaga siyang Diyos. When you do that, pag ganyan talaga, makikita mo talaga lahat, kaya pala hindi naging kami. Mapapagdugtong mo. Kaya pala kahit desperado ako, hindi ako makatulog ni makakain. Kaya pala. Kasi meron palang gagawing mas maganda ang Diyos doon. Kaya pala siya naging tatay ko. Kaya pala siya ang naging nanay ko. Kaya pala siya ang disciple ko.
or kahit anumang sitwasyon, magkakaroon ng meaning kasi napagdudugtong mo sa buhay na pinakita ni Jesus sa iyo at sa akin. Tatayo po tayong lahat, mananalangin tayo. Pipigit tayo. Kung first time mo ngayong sa History Makers, palagi ko maninibago ka kasi diniliman, tapos tatayo, tapos pipigit. At alam ko, ang iba sa inyo hindi pa nakapigit. Ang iba sa inyo tumitingin kung nakapigit na ba lahat, tapos gagaya ka. Ito gusto ko sabihin sa'yo. Huwag mong gawin ang mga bagay dahil nakikita mo ginagawa nung iba. Baka ma-opi ka, kaya pipigit ka na lang. Huwag. Gusto kong gawin mo na ano, pipigit ka ngayon kasi gusto mo kausapin mo si Jesus at kausapin ka niya. That's my challenge sa lahat sa inyo. Ikaw man ay ngayon lang dumating dito or dati ka na nandito, nakikita mo na to, ito talaga yung dynamic dito. Pag prayer na, pipigit na, mamamatay na yung ilaw, tutugtog na. Nope! Gusto ko ikaw ngayon habang nakatayo ka, ito yung desire ng puso mo. Lord, gusto kita. Gusto kong marinig ikaw. Gusto kong marinig at maramdaman kita. If you are first timer, ibig sabihin ngayon lang tayo nakita, ngayon ka lang nakarating dito, at palagay mo wala kang personal na relasyon kay Jesus, meaning hindi mo alam kung saan papunta yung buhay mo, ang gulo, hindi mo alam kung meron ba talagang magtsatsaga, magmamahal sa'yo. Hindi mo alam kung ikaw ba'y papuntang impyerno, papuntang langit, di mo alam. Ngayong hapon na to, naging ganyan din ang takbo ng buhay ko nung high school ako katulad mo. Pero nakarinig din ako ng mensahe na pwede palang malaman habang ikaw ay nabubuhay pa na merong nagmamahal sa'yo, na hindi ka iiwan, na pwede mong matiyak, na pupunta ka sa langit sa pagdidesisyon mo at pagtitiwala mo. Ngayong hapon, kung gusto mong pumunta rin, matiyak na pagkatapos ng buhay na ito, papunta kang langit, pwede kang magdesisyon na pagtiwalaan din na si Kristo ay nagliligtas. Paano ko yun ginawa personally? Sinabi ko lang ganito, Panginoon, ligtas mo po ako. Ngayon, I will give you a little time. Kung gusto mo habang ikaw nakapigit na kayo ko, sabi mo, gusto kong magdesisyon, magpaligtas at magtiwala kay Kristo. I want you to pray. Just simple prayer. Lord, iligtas mo po ako. Sige, bibigyan kita ng pagkakataon. Do it. Pwede kang makipag-usap kay Jesus. Ngayon na, ngayon. Sandali lang yung ibibigay ko sa'yo. A love like this the world has never known. Lord Jesus, magligtas ka po uli. Kumausap ka po uli ngayong hapon na ito. Magbago ka po uli ng buhay. Forgiveness fell upon your face. Ngayon, hahamuni naman ng Panginoon yung mga tagasunod niya. Ilang panahon ng iyong buhay na hindi mo kayang magpakababa. Pero face to face, pinapakita ni Jesus sa'yo kung papanong nagpakababa siya at kung papanong itinaas siya. Ngayon, hinahamon ka ng Panginoon. May mga bagay ba na kinakailangang daanan mo? Kaya baka nga dinadaanan mo yan for God to show that humiliation is the path to humility. Ikaw, Kristiyano, kinakausap ng Panginoon. May mga yabang or pride ba na kailangang patayin sa'yo ngayon? Suko mo yan. Sinabi ng Panginoon na pinag-usapan natin kanina, there is victory in surrender. Baka kinakailangan mong totally, all-out surrender ngayong hapon. Christians, the Lord is talking to you.